Hi guys, John Taiki here, and today tuturo ko sa inyo paano i-boot muna yung SteamOS. So ito yun sa mga naka-dual boot, no? Kung yung dual boot nyo is wala yung custom boot na kagaya nito, ang mangyayari is every time na i-boot nyo siya, i-hold nyo yung power button para mapili nyo yung SteamOS. Kasi by default, ang mangyayari is Windows yung lagi niyang i-boot kapag nag-restart or shutdown kayo, no? So itong guide na to is gagawin natin para automatic default na SteamOS and hindi Windows ang i-boot niya, no? So magiging optional na yung pagbuboot natin ng Windows 11. So bago na palayan, special shoutout muna tayo sa mga nagpakapi sa atin this month. Thank you very much, ma'am. Ayaw niya po magpakilala kasi medyo anonymous lang po daw dapat. Pero alam na po kung sino ka, ma'am. Maraming salamat po sa kape. And kay Sir John, yan, salamat din po at na nagpakape rin po siya. So, ayan, yung mga followers and subscribers po natin na natutulungan natin regarding sa mga Steam Deck. And very grateful po sila, kaya po sila nagpapakape. So, yun, kung nagustuhan nyo rin po yung mga tutorial ko, pwede rin naman po kayo magpakape sa akin. Wala naman po sa pilitan. But anyways, yeah, balik tayo sa tutorial. So, kailangan muna nating mag-boot sa SteamOS. Okay, so once na nasa desktop mode na tayo ng Steam Deck natin, ang kailangan lang natin is yung command na galing kay Chinballs Gaming. So shoutout sa kanya, siya po yung author nitong command na to. So i-post ko yung link niya sa description para i-check nyo po yung YouTube channel niya. And madali lang siya, i-copy-paste nyo lang po itong command na to sa console. So ayan, right click, copy. Then dito sa startup, open kayo ng console. Tapos, right-click nyo lang, then paste, then enter. So, kailangan nyo lang dito ng sudo password nyo. So, kung nakapag-dual boot na naman kayo, alam nyo na na may sudo password yon. So, i-enter nyo lang siya. So, dito, click nyo lang yung yes. Yan. So, meron ditong auto and manual, no? Yung manual, by default kasi, ang SteamOS, SteamOS boot number natin is 000. So, merong instance na nagiging 001 siya or 003. So, depende yon. So, dito nyo siya pipiliin. Ngayon, para malaman nyo yon kung ano yung boot number niya, pwede i-close muna natin yan. Open tayo ng bagong console. Pero by default naman talaga is 000 ang SteamOS. So, dito, para ma-check nyo, type nyo lang EFI boot MGR. So, ayan. So, makikita nyo dito, yung SteamOS natin is ito, boot 0000. So, ayan. So, yun ang susundan natin dito kung magmamanual tayo. Then, enter nyo na yung password nyo rito. So, ayan. Makikita nyo na next boot natin is 00000. So, tama lang yan. So, every time na magre-restart tayo or mag-shutdown, ang ibubut niya na lagi is SteamOS. So, close natin yan para makita niyo yung example. Restart tayo. Start. Okay, so ayan guys, no, nagboot na siya sa SteamOS, no. So every time na gusto niyong mag-Windows 11, kailangan niyo naman i-press yung hold power button and yung volume down, no. So ito na ang default natin, no. So ayan, sana nakatulong sa inyo guys, and I hope you enjoy this video. And for those sa mga hindi pa nagsasubscribe, please subscribe naman po. I really need your support. And thank you very much for viewing my video. See you again soon. God bless everyone.